one teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels among words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing with this, we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Let's pray. Lord, we thank you, Father God, for all those words, Father, that we have just read this time, Father. Lord, intervene, Father God, and be our teacher today, Father God. Lord, open up our minds and hearts, Father God, so that, Lord, we can contain, O God, the giting asasang ulod, God, in kang nabasa, in kang adaw. In kang pag-aadalan, Father God, Lord, sigakat ka niya, kung makipag-adal, ito mong almay sa... Give us understanding, O Father God, so that, Lord, every word, O Lord God, is going to hear. Lord, nagbalin ka di ako, magyag ka na kami, O Father. It will remind us, O Father God, for all the good things that we're doing in our lives, O Father. It helps us to grow, O Father God. Hallelujah. Salamat, O Lord God. All glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. We're going to talk about godly living with contentment. Hallelujah. So, sino sa atin ang kontento sa buhay? Amen. Hallelujah. So, Tanghal Jay, lahat siguro na, lahat naman tayo siguro, we are desiring for a better life. Amen? Yes. Lahat tayo, may desire tayo na magiging mas maganda yung buhay natin. Amen? So, yung sana ang dream natin is yung we are free from any utang. Amen? Amen. Amen. Lahat tayo alam ko, we are desiring na lahat tayo will be freed from all kinds of debt, all kinds of nagigibanbanag na makadadaoy iti Christian life tayo. Hindi ko naman sinasabi na masama ang mangutang, no? Kasi dumaan din ako sa mga ganyan noon. Habang nag-re-contract ako ng kontrata, nagre-re-contract din ang... Yes, so naranasan ko din yan. So I understand. But of course, we are desiring na sana lahat tayo, we can be freed from that. Amen? Kasi mas maganda kasi yung talagang walang kang ibang binabayaran. Amen? Hallelujah. Gusto natin yung mas magindahawang buhay. Amen? Lahat tayo, we are desiring, we are dreaming of that. And it's not bad. Amen? Ang importante doon, wala tayong naapakan. Amen? Amen. Hallelujah. So, and because of that desire, many people, including believers, engage themselves in, engage tayo sa mga iba't ibang klase ng mga way of pagkakakitaan na extra. Amen? Yung mga iba, engage sila sa business. Amen? So kahit mga Christians na engage sila sa mga business. Hallelujah. Some are successful, some fail. Kasi hindi lahat ng business na pinasukan natin ay maganda. Amen? Hallelujah. Sino sa inyo nakaranas ng yung pumasok sa multi-level marketing o yung sinasabi ng networking business? Siguro lahat tayo may karanasan or some. Maybe some. Hallelujah. Praise the Lord. May na-scam daw. Praise God. So, lahat tayo gusto nating magkaroon ng mas magandang income. Amen? Mas magandang maginhawang buhay. Of course, it's not bad. Hallelujah. So, it's so enticing because they promise a huge amount of gain. Itong mga networking, may mga promises nila na alam ninyo, 6 digits pa, million, hindi lang thousands, million.
pagka nag, alam niyo pagka nagkakaroon ng launching ng iba, ng new product, alam ba niyo yung nagla-launch sila is, wow, the promise talagang may entice ka, matetem ka talaga. Kasi wow, titignan mo parang, wow, ang bilis naman. Tomorrow meron na akong 1 million. And not only, boss, hindi pa sasabihin sa rin, bakit 1 million lang kapatid? Dapat 10 million kaagad in 1 month. O diba, nakaka-entice yun. So during the presentation, it seems easy to achieve. But once you entered and invest your money, you realize how hard to sell your products. True? Amen. Yung sa mga nakaranas, totoo yan. Parang parang sa presentation nila ng ano ng sa products sa income, nakatutok ka doon sa income eh. Pero hindi mo pinapapansin na yung product na ibebenta mo pala is hindi kayang bilhin ng masa. Di ba? Hindi mo kasi nakikita yan kasi ang gusto mo, ang nakikita mo lang is yung income kaagad. So maraming Kristiyano, even mga pastor sa totoo lang, dami-daming victims dito. Pastors, church leaders, karamihan. Alam ko yan kasi sa Baguio, dami-dami. Hallelujah. So, once you enter dito, you realize how hard you sell their products. Kasi yung presyo. And mind you, yung mga nagtitinda ng mga products, I tell you, they will not consume their products. Why? Mahal eh. Diba? Meron akong ano, akilala na nagtinda doon. May pwesto nga siya doon. Pampa-slim na product. Sabi ko sa kanya, dapat ikaw ang model. Yan ang taba-taba niya eh. Kasi talaga hindi talaga pwedeng magtinda ng ganun pag ikaw mismo ayaw mong gumamit. Kasi takot siya. Kasi na-ban dito yun sa Hong Kong nung nakita ko doon sa Pilipinas, nung umuwi ako, nakita ko, tinitinda niya, sabi ko, alam mo ba yun na na-ban yan sa Hong Kong? Kasi may isang employer na enganyo ng kanyang katulong, ininom niya yan, namatay siya. Kasi alam naman natin yung mga NG, gusto yung Islam, di ba? So na-enganyo siya doon sa kanyang katulong, ginawa niya, hindi na siya kumain, yun na lang ang kinain niya, yun product na yan, namatay siya. Hallelujah. So, alam niyo yung mga ganyan bagay. Sabi ko sa, doon sa kilala ko sa Pilipinas, dapat ikaw muna ang magiging model sa iyong product. Pero ayaw niya. Ang gusto niya magtinda hanggang sa dumating ang time na kahit sa investment, sa pera, ito na yung worst, yung sa pera, wala ng product. Ito yung mag-i-invest ka ng hundreds, magiging thousands na yan within 3 months or 1 month, magdodoble, magtitriple pa. Dami-dami. Doon ko nakita, yayaman pala ng mga Pilipino pala pagdating sa investment ng pera. Lumalabas ang mga pera nila, sa totoo lang. Di mo akalain na lalabas even millions. Malalaman mo lang yan nung na-scam sila. Ang dami pala nilang perang na-scam. Di mo akalain yan, no? Pag nangungutang ka, ayaw nilang pautangin kasi wala kang pambayad. Pero pagka sa ganitong investment, wow, ang daling mag-withdraw sa banko. Millions pa pala ang kanilang mga pera. So, it's really enticing, ano? But for us Christians na nalalaman na natin yung katotohanan, it's not bad na magiging mayaman tayo, amen? Kasi yun naman talaga ang ano yung yayaman tayo na hindi tayo maghihirap, amen? To help yung may goal din tayo na hindi yayaman para makalimutan natin ang Panginoon, kundi yung yayaman ka para magiging blessing ka din sa iba. Amen? Amen. For the less privileged than you. Hallelujah. So marami ang mga believers na naging, na na-entice with this kind of money scam. Hallelujah. Yung pinakamasakit ay yung nagbenta ka ng ari-arian, ano? Binenta mo yung ari-arian mo. Later, nalaman mo na lang na nawala na yung pera mo. Di sayang, no? Hindi mo na kahit pa na mabilang mo yung taong nang scam sa'yo, wala ka nang magagawa kasi hindi mo na makukuha yung pera. Hallelujah. So, remember that getting rich is not sin, provided it's not from a bad source. Di ba? At hindi nagdudulot sa buhay mo ng bilang isang Kristiyano, yung hindi nagdudulot ng masama sa'yo. Amen? So, bilang isang Kristiyano, we need to live a godly living with contentment. Amen? So, kailangan natin mamuhay na may
satisfaction. Yung hindi tayo nagka-crave ng mas ano pa sa hindi natin kaya. So maraming mga Kristiyano ang tuluyan ng hindi dumadalo sa church because of this money making. Na kahit Sunday ginagawa ng working day para lang maabot nila yung mga dapat nilang maabot. Ikaw ba naman yung sa networking kasi kailangan talaga is mag-work ka ng mag-work. Kahit 24 hours non-stop yan. Just to get yung target mo na 6 digits. Wow. Hallelujah. So ito yung mga dahilan kung bakit ang mga ibang Kristiyano ay nawala na doon sa church kasi nag-focus na sila doon sa money making at nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa Panginoon. Kasi because of the greed, diba? Yung nagiging sakim ka na talaga. Hallelujah. But for true believer in Christ, he can live a godly life with contentment. Paano? Number one, keep away from the love of money. Doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10, basahin natin. Sa verse 9, sabi niya dito, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangsies. So nagiging dahilan ito para sa mga Kristiyano, mga believers pa naman, na nagiging, nag-greed sila. Yung greed nila, they love money. Nakalimutan na nila yung Panginoon nila na nagbibigay sa kanila ng mga kinakailangan. Doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, ganun din ang sinasabi niya. Amen? Sa Hebrews chapter 13 verse 5, let's read. Sabi niya, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. So kailangan natin maging contento. Amen? Maging contento tayo kung ano ang meron tayo. Amen? We always say we need money. But do not love it. Amen? Napakagandang servant ang money. Pero it's the worst master. Kasi kayang-kaya kanyang i-manipulate yung money na yan. Amen? Kayang-kaya niyang sirain ang buhay Kristiyano mo. At kahit hindi ka Kristiyano, sisirain niyang dami-daming nasirang family because of money, because of greed, because of the love of money. Ang daming nasirang na pamilya. Hallelujah. So kailangan natin, we keep away from the love of money. Kasi ito ang dahilan kung bakit tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa. Alam, sa Mark 7 verse 20-23, okay, let's read this one. Kasi nandito lahat na enumerate dito yung mga pwedeng result ng Mark chapter 7 verse 22-23. And he said that what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man. Kasi kung minsan, kung bakit yung heart, doon palagi ang tinatarget ni Satanas, yung heart mo. Amen? Pagka yung heart mo, na-envelope na yan ng greed, kasakiman, maaring masira ang buhay ng isang tao. So, sabi niya, within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. Nasisira ang isang tao dahil lang sa mga greed na ito. Ito yung outcome ng pagiging greedy ng isang tao. O di ba bakit nagkakaroon ng graft and corruption? Because of greed. Hindi sila nakokontento sa kanilang sahod. Diba sa atin, talaga sa government natin, talagang tingnan mo, yumayaman talaga yung mga nasa ano, iba, yung iba naman, hindi naman lahat. Kaya lang karamihan. Amen. Sinong naghihirap tayo? Taxes natin, napupunta sa kanila. Pero minsan, kasi yung isang kilala ko, nagtatrabaho doon sa ano ng PhilHealth. Minsan nung way back to 2020 yata, yung nagka-issue yung tayo ang magbabayad
ng PhilHealth yung tayong mga OFWs. Nag-comment ako doon, nagalit itong friend ko na worker doon sa PhilHealth. Sabi niya, hindi naman ganyan, sabi ko, basahin mo kasi hindi naman ikaw ang tinutukoy dyan. Pero yung leader ninyo, nagpupunta sa ibang bansa, natutulog siya doon ng 100 days bayad ng PhilHealth. Wow, abroad pa yan, nag-hotel siya. Siyempre, mako-corrupt ang PhilHealth, amen? Tapos tayo, mga OFWs, ang pagbabayarin. Nagalit siya sa akin. Sabi ko, basahin mo muna kasi yung content ng news, huwag kang masyadong ano, kasi totoo yan ka. Bakit kami ang magbabayad, di ba? Nag-rally pa doon sa Central doon. Because of this issue. So nakikita natin yung issue, nakikita natin yung greed ng isang tao na sisira. Hindi lang isang tao, kundi lahat government yan. All the citizens of the Philippines are being affected by it. Kaya tayo yung mahirap, mas lalong naghihirap. Hallelujah. So we need to keep away from the love of money. At bakit may mga gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya? Dahil sa pera. Gusto nilang yumaman, gusto nilang kung ano, magnanakaw sila. May mga murders, bakit? Because of theft. Mga drugs, bakit may mga ganyan? Sa drug kasi, mas mabilis kumita ng pera. Even sa scam ngayon, dami-daming na-scam dito, mga OFW sa Hong Kong, because of that, yung scam-scam na yan, yung money laundering. So be careful sa mga IDs ninyo. Hindi nyo namamalayan, meron na pala kayong utang. Aakyatin na lang kayo ng police. Na di natin namamalayan. I tell you, yung money na yan, pwede natin gamitin sa kailangan, pero huwag natin siyang maging master. Amen? Hallelujah. So, it will inject evil thoughts, greed, murder, theft, graft, and corruption, etc. And that will eventually ruin our life. Nakakasira yan, mga kapatid. So, kailangan natin, we need to keep away from the love of money. We don't need to love that money. Amen? So, number two, hunger and thirst for righteousness. Ito yung mga ways kasi kung paano natin maiwasan ang magiging para tayo ay umiwas sa mga bagay na ito. Hunger and thirst for righteousness, Matthew 5:6. Ganda nitong Matthew 5:6. Sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. O, diba? So, matuto tayong mauhaw at mamuhay sa katuwiran. Ito naman talaga ang gusto natin, yung mamuhay tayo in the righteousness of God. Because we are sanctified people of God, kailangan natin mamuhay in the righteousness of God. Pagka ikaw kasi namumuhay sa righteousness of God, at yung maiwasan mo kasi nawawalan ka na ng gana, sabihin mo, oh, okay yan, okay naman yung pera na yan, okay naman yung trabaho na yan. But, kung nakikita mo na taliwa yung tagilid na yung Christian life mo, you need to avoid it. Amen? Mas isipin mo yung magiging kahinatnan mo kesa yung i-balance mo yan. Ito ba'y nakakasama? Ito ba'y hindi? Nakakabuti ba ito o hindi? Ganun tayo dapat mag-isip. And always choose the righteousness of God. Amen? Hallelujah. Always hunger for it. Kasi yan talaga ang sabi ng Panginoon. We are blessed already. It is past tense na blessed na ito. So yung alam natin, we are blessed already. God is already there. Yung binigay na niya ang mga kailangan ng mga anak niya. O diba sabi niya, sa Matthew 6, 31-33. Okay, sa Matthew 6, 31-33. Sabi niya, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father know that you need them. Alam ng Panginoon ang kailangan natin eh. Amen? Before we say it, alam ng Panginoon, but seek first this kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Amen? So, kailangan lang natin na i-seek ang kanyang righteousness. Kaya nga kailangan everyday, Lord, I need you. I need your face. I want to seek your face. In your presence, gusto kong manatili sa iyong presensya. Diba ang ganda-ganda yung pagising natin is
we are looking for the presence of God. Na even kahit gaano ka tough yung time, yung day na yan, kung nandyan tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya alam niyo mga Kristiyano, kahit nagugutom na yan sa kanyang employer, alam pa rin, nangingiti pa rin. Mangingiti pa rin siya. Okay na rin ako, busog na ako. Parang ganun. You're satisfied. Because God has blessed us already. Amen? Amen. Hindi na tayo mag-crave pa ng iba. Provided, you are faithful sa righteousness din ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? So, kailangan natin, ito kayong thirst na yan, kailangan, di ba, pag tayo naubuhaw sa tubig, kailangan natin yung tubig. Gandun din sana yung thirst at hunger natin sa righteousness of God. Naman, lumakad tayo sa kanyang katuwiran. Lumakad tayo, lumapit tayo sa kanya, sa kanyang katuwiran. Hallelujah. So, maganda kasi pagka lagi kang gutom, ibig sabihin, you are healthy. Amen? Pagka kasi ang isang tao ayaw niyang kumain, it means something. Something is wrong. Diba? May sakit. Pag ayaw na niyang kumain, parang, ayoko nang kumain. Nawala na siya ng gana, ibig sabihin, something is wrong. Ganun din sa spiritual life. If we don't hunger, if we don't thirst for the word of God, parang something is wrong within our spiritual life. Parang okay lang. Hallelujah. So, kailangan nating mamuhay, or we need to hunger and thirst for the righteousness of God. Number 3, set your hearts and mind on things above. Dapat kasi ang kaisipan natin ay sa heavenly things. Amen? Sa Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Sabi niya, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Huwag sana tayong maging materialistic. Amen? Hindi ka na kontento sa damit mo, hindi ko na kontento sa sapatos mo, hindi ka na kontento sa itsura mo, kung anong ginagawa mo sa itsura mo, be content with what you have. Di naman, okay lang, mangarap ka ng mangarap, free naman yan. Walang hadlang yan, it's free. Provided, ang isip mo, nasa heavenly things pa rin. Kasi we need to think na tayo, everything here is temporary. Diba? Alam niyo pag nanonood ako sa mga YouTube, yung mga natutulungan yung less privileged talaga ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Alam mo ba yung, kaya pag kumakain ako, I always pray, Lord, i-provide mo din yung mga foods ng mga walang makain. Eh, pagka nanonood ako, naiyak ako doon sa mga ginagamit ng Panginoon to provide sa mga kailangan nila. Alam mo yung kumakain yung batang nagugutom, parang yung puso mo is nagagalak din. Amen? Kasi nakikita mo na they are eating. At meron pala, tayo nagko-complain tayo palagi dito sa Hong Kong. Tayo abroad na tayo, pero we still complain. Isipin mo yung walang trabaho, yung walang makain. May sakit pa, wala nang makain, may sakit pa. Isipin niyo yan. Ano mo nakakaiyak? Pero pag nakikita mo na tinutulungan, sir, pag nagagalak ka rin. How you wish to help, amen? Amen. At pwede yun, gawin natin, kung kaya natin din. Hallelujah. So praise God, yung mga isipan natin, panlangit. Kasi dito sa lupa, sabi ko, Lord, syempre naman, pagka naghihirap ka talaga, may isipan mong yung iba kaya sila nagnanakaw kasi kailangan talaga nila yun. Yes. And we pray for them. Let's pray for them na sana mahanap nila ang tamang landas para hindi na nila gawin yun. May ibang paraan ng Panginoon. Amen. So kaya tayo, we are thankful kasi nandito tayo. God is making a way for us para ma-meet yung kailangan natin araw-araw. Pero nakikita, ang dami-dami pa rin nagko-complain ng OFWs. They're still afraid to go home. Bakit? Takot ka, wala kang pag-i-income sa Pilipinas. Kasi nasanay ka na dito na meron kang income. But being a Christian,
magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So let's set our hearts and minds on things above. Christians whose heart and mind focus on heavenly things are happy, joyful, and contented. Hallelujah. We all know that earthly things are temporary and it will never satisfy a person with a greedy heart. Totoo yan. Kahit gaano pa karami ang pera mo, kung may greedy heart ka, kulang pa rin. Kahit tabunan ka, kahit mal... Ano, yung... You will sleep in the bed of money. You still crave kasi kulang pa rin. E saan mo ba gagamitin yan? Just think of our employers, di ba? Nabawasan lang ang konti ng ang kanilang pera. Parang ang laking kabawasan niya sa atin, parang oh, okay lang. Masaya na kasi napadala sa Pilipinas. Di ba sa atin lumilipad ang pera natin? Sila, di accumulate. Tayo hindi lumilipad sa atin, pero masaya tayo. Because we are satisfied. Happy na tayo doon kung ano ang meron tayo. Amen? Amen. Ang importante kasi sa atin, healthy tayo. That's right. Kasi ang health is wealth. Totoo yan. Health is wealth. That's very true. Kasi pagka-healthy tayo, we can work. Amen? Hallelujah. So we need to set our hearts and minds on things above. Hallelujah. So yung accumulating lands even to the point of grabbing. Diba yung mga, sino mga relatives nyo niya naglaland grabbing? Na kahit hindi sa kanya, igra-grab niya yan. Ang neighbor natin, diba? They are grabbing the Philippines. Hindi naman sa kanila, sa atin yun. Because of greed. They are claiming ang Pilipinas, hindi naman sa kanila, eh, tingnan naman natin, sa mata lang, walang-wala tayo sa kanila, eh. Ang layo, pero they are still craving na gusto nilang kunin ang ating territory. So let's pray for our country. Hallelujah. Kasi yan, bakit nagkakaroon ng war? Because of land grabbing. Ever since the beginning of sa World War noon, it's because of greed, land grabbing. Kaya nag-aaway-aaway noon ang mga kings at mga leaders of the world because of land grabbing sa mga countries. Gusto nila, kahit hindi sa kanila yung country, kukunin nila. Ano ka? Yung neighbor natin, ang layo ng Pilipinas, pero gusto nila sa kanila yun. Hindi naman pwede. Hallelujah. So accumulating lands even to the point of grabbing someone else's property. Hallelujah. Love of money that can lead to illegal activities. Yung gumagawa ka na talaga ng illegal activities para lang magkaroon ka ng pera. Ayaw tayong magtaka na may mga tao na gumagawa ng mga ganyan. Kasi ito yung ano nila, yung wala silang kaisipan sa panlangit, kundi yung sa panlupa. Imagine mo pag ikaw namatay na. Hindi mo naman madadala yan. Hallelujah. Alam niyo yung mga nang iskam noon na millions talagang naitakbo nila. Noong nandun na sila sa kulungan, noong lumabas na yung isa, sabi ko sa kanya, kasi kilala ko, sabi. So, kung saan-saan na yung pera na ano, sabi niya, wala na, sa totoo lang, wala kaming napakinabangan. Takot silang ilabas yung pera. So, it's useless din. Hindi rin nila magagamit yan. Kasi kahit nasa bangko yan, hold na yan ng bangko. Once na pumunta kayo, withdraw mo, hindi na pwede. So it's useless din sa mga illegal activities. So mas maganda yung tayo, nag-work tayo ng patas. Amen? Na kahit isang, ano, mas ang importante sa akin, we are happy doing it. Amen? Hallelujah. So, we are contented. Hallelujah. So, ang mga anak ng Diyos, dapat may mga puso tayo na ito yung contento sa buhay. Of course, you can do something else to replenish or yung magkakaroon ko ng ibang way of income. Ano? Huwag lang sa mga illegal things. Amen? So, sabi ko nga doon sa ano, kung Kristiyano ka, huwag kang magtanim ng tabako. It is na hindi naman illegal yan sa akin, pero bilang isang Kristiyano, you are parang isa ka rin, ikaw din ay
promoter ka rin ng tabako eh, pag ikaw nagtatanim. Kapag hindi ka kasi nagtanim, di walang anin, walang magta... O, di ba? As simple as that. So pagka-Kristiyano ka, pag hanggang ngayon nagtatanim ka ng tabako, palitan mo na lang ng iba. Amen? Yes. Kasi God will make a way. Amen. Yes, He will do something na i-promote din yung product mo. Hindi lang naman yun. Mabili lang kasi ang tabako. Kasi syempre, maraming gumagamit. Pero isipin natin, yung kahinatnan sa ibang tao. Yeah? Yung effect nila sa ibang tao. So, bilang isang Kristiyano, let's all be contented with what we have. So, in conclusion, sabi ko dito, this world is so materialistic, di ba? But it cannot occupy the vacuum in one's heart, di ba? Mm-hmm. Kahit anong material, sa dami ng pera mo, you are wealthy, ganon. Pero kung greedy ka pa rin, it will not occupy the vacuum in your heart, yung kailangan mo. So no matter how rich a person is, if Jesus is absent in his life, he will never feel contented. So only Jesus can fill this and satisfy the emptiness in our hearts. Amen? Therefore, in order for us to live a godly and contented life, we need to what? Keep away from the love of money, hunger and thirst for righteousness, and let's set our hearts and mind on things above, for the reason that godliness with contentment is a great game. Amen? Amen. So, salamat sa pakikinig. It's very, very short. Pero, naniniwala ako na may naiwan na aral sa ating lahat. Amen? So, I call on Pastora Mary para i-conclude.